po ay nagagalak at dahil kayo po ay narito muli upang pag-aralan natin ang katiwala, na kung saan pag-aaralan po natin ang espesipiko ng pagiging katiwala ng ating physical na katawan. Ngayon po, tayo po ba ay ngayon ay pinangahawakan natin na itong katawan na ating ano po, na ating nakikita, na ating nahahawakan, ito mismo ang ating katawan. Ito po ay hindi sa atin. Ito po ay sa ating Panginoong Diyos, na kung saan siya po ang may likha sa atin. Kaya walang anuman sa bagay na ito na pwede nating sabihin na, ano po, na wala kayong pakialam dahil katawan ko to. Wala kayong pakialam sa ginagawa ko dahil ako to. Meron pong pakialam tayo. Meron pong pakialam ang mga magulang natin, ang mga mahal natin sa buhay, ang mga kaibigan natin, na sila ay maging concern sa ating ginagawa dahil sila din po ay ano po, katiwala ng Panginoon. Na ang sabi sa ating mga unang pag-aaral na lahat dito sa mundong ibabaw ay dapat nating alagaan bilang katiwala ng Diyos. Ngayon po, basahin po natin. Genesis 1, versikulo 26. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. Ayon dito sa Genesis 1:26, ang ating mga unang magulang na si Adan at si Eva, sila po ang silang unang katiwala dito sa mundong ibabaw na ipinagkatiwala ng Diyos na alagaan ang siyang lahat ng nakikita sa mundong ibabaw. Ngayon, sa kanila lamang po ba napuputol ang pagiging katiwala ng sanlibutan? Basahin natin ang Genesis 1, versikulo 28. At ang sabi ay ganito, at sila'y binasbasan ng Diyos, at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magpalaanakin at magpakarami, at kalatan ninyo ang lupa at inyong supilin, at magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda at sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Ngayon po, tayo ay katiwala din ng Diyos. Ayon sa ating pag-aaral sa Genesis 1:28, na ang ating mga unang mga magulang, kailangan nilang magpakarami. Magpaalanakin. At kasama tayo doon. At kasama ang mga tao na pagiging katiwala sa mundong ibabaw sa panahon po ngayon. Ngayon po, basahin din natin ang Genesis 1, versikulo 31. At ang sabi, at nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha. At narito, napakabuti. At nagkahapon at nagkaumaga ng ika-anim na araw. Malalaman natin sa pag-aaral natin, no, ng Biblia, na ayon sa Genesis, sa libro ng Genesis, lalo na ang Genesis 1, Genesis 2, na ang nilikha ng Diyos ay perpekto, napakaganda, walang kasira-sira, ang kasalanan ay hindi pa pumapasok dito sa mundong ibabaw. Kaya nga po, sa panahon noon, nila Adam at nila Eve, nila Adam at nila Eva, napakadali lamang para sa kanila ang siyang mangalaga sa sanlibutan. Ngunit nang pumasok ang kasalanan, alam po natin na tayo po ngayon ay nagkakaroon ng mga paghihirap dito sa mundong ibabaw. At dahilan ng epekto ng kasalanan, namana natin ang epekto ng kasalanan na kung saan ang ating pag-iisip sa ating sariling katawan ay inaangkin na natin. Kaya gayon na lamang tayong mga tao na okay lang sa atin ang siyang ano po, magkaroon ng tato, magkaroon ng mga sugat, magkaroon ng mga hindi kaaya-ayang mga hikaw para sa katawan upang maging maganda. Ito po ba ang nais ng Panginoon? Ito po ba ang gusto ng Diyos sa atin? Ayon sa Genesis, ang mga unang magulang natin at si Adan at si Eva, sila ay napakaganda, napakaperpekto, kahit walang mga hikaw, kahit walang mga tatu-tatu sa katawan, sila ay napakaganda. At sa panahon natin ngayon, dapat natin lubos na maunawaan
na ang katawan na ito ay hindi sa atin, kundi ito ay katawan ng Diyos na ipinahiram lamang at tayo ay katiwala ng ating sariling katawan. Basahin po natin ang 1 Korinto 6:19. O hindi ba ganinyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili? Itong katawan natin ay tinanggap natin mula sa ating Diyos at hindi to sa sarili natin. Kaya huwag po nating angkinin na kung ano na lang ang pwede nating ilagay sa ating katawan, kung ano na lamang ang pwede nating i-drawing-drawing sa ating katawan, kung ano ang pwedeng i-sabit-sabit sa ating katawan. Dahil ito po ay hindi kaaya-aya sa ating Panginoon. Basahin natin ang 1 Korintos 6:20. Sapagkat kayo'y binili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Tayo po ngayon, no? Kung bibigyan pansin natin ang mga bersikulo na ating binasa, malinaw na ano po, na ang itong katawan pong to ay binili ng Diyos. Ipapaliwanag po natin. Una, nilikha ng Diyos ang sanlibutan pong ito. Kasama tayong mga tao. Pangalawa, tayo ay tinubos ng ating Panginoong Hesukristo nang siya ay mapako sa krus ng Kalbaryo upang tayo magkaroon ng kaligtasan. Malinaw na malinaw na itong katawan natin ay hindi natin pag-aari, kundi ito ay sa Diyos at tayo ay katiwala ng ating sariling katawan. Basahin po natin, no? Tayo po ba ay kumakain ng tama? Tayo po ba ay malinis ang ating mga kinakain? Tayo po ba ay umiinom na sapat na tubig upang pangalagaan ang katawan? Tayo po ba ay hindi natin to hinahayaan na tayo magkasakit dahil sa hindi pag-inom ng tubig? Tayo po ba ay nagkakaroon ng sapat na tulog upang tayo ay gumising para sa kinabukasan? Tayo po ba ay gumigising pa rin po ba ng puyat? Tayo po ba ay gumigising pa rin po ba ng wala nang lakas sa umaga? At tayo rin po ba ay nakakapag-ehersisyo din ng tama sa ating pamumuhay ngayon? Kaya nga po, ang itong katawan po natin to ay dapat natin pangalagaan. Hindi natin to basta-basta dapat sirain. Hindi natin to dapat-dapat basta, kumbaga, gamitin sa mga hindi kaaya-ayang mga gawain. Sabi nga po dito sa 1 Korinto 10:31, kaya kung kayo'y nagsisikain man o nagsisiinom man o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa kaluluhatian ng Diyos. Mga kaibigan, mga katiwala, tayo po ay katiwala ng katawan natin na kung saan ito'y sa Diyos galing. Kaya nga po, ang paanyaya ng Biblia ayon sa 1 Korinto 10:31, na kahit kumain man tayo, kahit uminom man tayo, kahit anong gawin natin dito sa mundong ibabaw, ay dapat ito ay kaaya-aya sa ating Panginoon. Dahil kung anuman ang gawin natin dito sa ating sariling katawan, tayo lang din po ang siyang maghihirap. Kung tayo'y magkasakit, kung tayo'y magutom, kung tayo ay, kumbaga, hindi na makagalaw, alam po natin na ayaw natin mauwi sa hospital. Ayaw natin humiga sa banig ng karamdaman. Kaya nga po, paalala ng ating Panginoon na tayo po, alagaan natin ang ating sariling mga pangangatawan. Kaya sa lahat ng ating mga gagawin, dapat ito po ay kalugod-lugod lamang sa paningin ng ating Diyos. At ayon din po sa Roma 12:1, kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katapatang pagsamba.
ang siyang pag-aalaga sa katawan ay isang uri din po pala, no, ng katapatang pagsamba, na kung saan ito ay ating pinapangalagaan dahil alam natin na ito ay hindi atin, kundi ang katawang pong ito ay sa Diyos. Kaya po tayo ay mamalakad ng kaaya-aya sa paningin ng ating Panginoon. Huwag na po tayong pumasok sa mga hindi kaaya-ayang lugar. Huwag na tayong uminom ng mga hindi kaaya-ayang mga inumin. Huwag na rin tayong kumain ng mga maduduming pagkain. Alam natin, bigyan lang natin pansin ang COVID na nangyayari ngayon. Ayon sa balita, ang COVID po ay dahil sa pagkain ng mga hindi kaaya-aya, tulad ng paniki. Pag-aaralan din po natin yan sa mga susunod na programa natin, ang siyang mga pagkain na karumal-dumal para sa tao. Ngunit ngayon, bigyang pansin po natin na dapat ang ating mga kinakain, ang dapat na iniinom natin, ang tamang pahinga, ang tamang ehersisyo, ang siyang mga ano po, mga ikakaganda ng ating katawan, ay ito po ay magiging kalugod-lugod sa paningin ng ating Panginoon. Roma 12, versikulo 2, ang sabi po dito, at huwag kayong magsiayon sa sanlibutang ito, kundi mag-iba kayo na sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Huwag na tayong ano po, huwag na nating sundin yung mga paanyaya sa atin ng mga kabarkada natin. Na halika na, mag-inom na tayo. Huwag na nating sundin ang mga paanyaya sa atin ng mga kabarkada natin na halika na, gumimik na tayo. Kundi, gawin natin kung ano ang dapat gawin. Ang siyang kaaya-aya lamang sa paningin ng Diyos. Kaya sa susunod nating pag-aaral, pag-aaralan po natin ang anuman ang katiwala ng mental na pag-iisip. Dahil ang sabi sa Colossians 3:10, ito po, isinuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na babagos at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikas sa inyo upang lalo ninyo siyang makilala. Tandaan po natin na hindi po natin maiisip na maging kalarawan ng Diyos kung hindi natin ano po, aalagaan ang ating katawan. At syempre, una sa lahat, kung hindi natin aalagaan ang ating mental na pag-iisip. Kaya nga po, sa susunod na programa pong to, sa maikling mga minuto, tayo po ay mag-aaral ng katiwala ng mental na pag-iisip. Maraming salamat po.